artista pag walang script, suntok sa buwan ang mga sinasabi. Ah, naaawa ako doon sa mga artista na nagsasalita pag walang script. Ang layo ng sinasabi. Halatang-halatang walang alam sa batas, hindi inaaral ang batas. Alam niyo, pag-aaral po sa mga rules and regulation at ating mga batas, lahat tayo entitled dyan. Kahit na ano hong abala natin, negosyante ka, artista ka, o kung anumang klaseng pagkatao meron ka, entitled po tayong mag-review, mag-aral ng mga regulasyon at batas para hindi tayo naliligaw. Kasi lahat tayo susunod sa batas. No one is above the law. So kung hindi mo alam o wala kang idea kahit ano sa batas, talagang magkakamali ka. Eh kasi ho, mayroong artista, tukuyin natin, yan naman ay nag-viral at saka kilala, si Cardo Dalisay. Akala ko, highway patrol na, hindi pala. Cardo Dalisay pa rin. Abay, bumanat ng bumanat doon sa social media, tagahamon, makikipagbasagan daw ng mukha. Kawawa itong batang ito. Abay, hindi alam ang sinasabi. Kaya tuloy kahapon, dalawang grupo yung nagpunta ng ABS-CBN doon sa compound ng ABS-CBN, hinahanting na siya. Alam mo yung mga walang trabaho na biktima ng COVID-19, aasarin mo pa, papatulang ka talaga ng mga yan. Una-una, artista ka. Pag pinatulang ka ng mga yan, sisikat din sila. Eh kasi yung mga pinagsasabi mong makikipagbasagan ka ng mukha, makipagpatayan ka pag inaapi ang pamilya mo, eh wala naman ang aapi sa'yo. Nawalan ka lang ng kita ng 500,000 a day, nakakaganyan ka na. Alam naman namin na more or less 500,000, kalahating milyon araw-araw ang kita mo bilang producer, bilang director, bilang aktor. Baka nga maliit pa yung 500 eh. Ilang daang milyon yan, bilyon yan sa tagal ng kardo-kardong yan. Tapos ngayon, ilang araw pa lang na nagsara, nagugutom ka na, makikipagbasagan ka ng mukha. Abay, gustong-gusto niya ng tambay. O, hinahamo ka na ngayon. Nagpunta ng ABS-CBN yung ibang grupo na gusto makipagbasagan ng mukha sa'yo, inaalam yung address mo at saka telepono mo. Kaya kung sino man po yung nag-advise sa batang ito na magsalita ng ganyan, abay, nilagay nyo sa pahamak yung batang yan. Ha? Nakakaawa kasi hindi ho niya alam sinasabi. Galit na galit siya. At hindi ko alam kung yung galit niya ay sarado ang isip sa batas. Wala siyang alam sa batas. Pero namang isang, sino ba yung na-ambush niya sa may Katipunan? Sabi ng iba ay fake daw yung ambush, si Kim. Ako, ano ba naman yung pinagsasasabi nun? Hindi ko rin maintindihan. Classroom daw. Ano ba yon? Ano daw yung classroom? Hindi ko maintindihan eh. Ang alam ko, graduate siya ng PPB University. Yun. Kaya yung classroom niya, hindi ko maintindihan. So again, kayong mga artista, kilala kayo. May pera kayo. Matagal kayo bago magutom. Pag nagsalita kayo in public sa social media, dapat maingat po kayo dahil sisipa sa inyong pabalik yan pag mali ang sinasabi nyo or kung wala kayong alam sa mga regulasyon at batas. Ah? Eh, mga, hindi naman kayo magugutom. Pinagdidiinan pa ninyo na kayo ay makamanggagawa. Anong nangyari ngayon? Napakarami na po ng mga dating empleyado ng ABS-CBN nagsalita. Walang binipisyo sila. Illegal termination. Nakapending ang kaso sa NLRC, sa Korte Suprema at kung saan-saan. So, hindi totoo na nagbibigay sila ng magandang binipisyo sa management sa mga empleyado. Pagkatapos sinasabi niyo mga artista, matino yung management nyo, ayun pala matagal lang maraming harassment sa loob. Ah? Na hinaharas dyan, hindi kayo nagsasalita at pinaglalaban nyo ang mga manggagawa. Ngayong masara kayo, ang sinisigaw nyo, 11,000, hindi totoo yun. Sa record po ng Department of Labor and Employment, wala pa ngang 5,000 ng empleyado dyan eh.